what could be. One who holds the power to make dreams a reality. In the strength and beauty, wisdom and grace. Dear God, at the start of each day, help us to recognize you above all else. Enlighten the eyes of our heart that we might see you and notice how you are at work through our lives. Give us wisdom to make the best choices. Fill us with a desire to seek after you more than anything else in this world. Let your spirit and power breathe in us, through us, again, fresh and new. Thank you that you are greater than anything we may face in our day. Thank you that your presence goes with us, and that your joy is never dependent on our circumstances, but it is our true and lasting strength, no matter what we're up against. We ask that your peace lead us, that it would guard our hearts and minds in you. We ask for your grace to cover our lives this day. We love you, Lord. We need you. In God's name, Amen. Panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas.
Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Panunumpa ng Lingkod Bayan. Ako ay isang Lingkod Bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kausayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ko at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa Lingkod Bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kausayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalaan sa pamahalaan. Pipigilan at isasiwalat ko sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isa sa buhay kong isang Lingkod Bayang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon tungo sa adhikaing matatag, maginhawa at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangaring ito, kasihan nawa ako ng may kapal. The DepEd Vision. We dream of Filipinos who passionately love their country and whose values and competencies enable them to realize the full potential and contribute meaningfully to building the nation. As a learner-centered public institution, the Department of Education continuously improves itself to better serve its stakeholders. The DepEd Mission, to protect and promote the right of every Filipino to quality, equitable, culture-based, and complete basic education where students learn in a child-friendly, gender-sensitive, safe, and motivating environment. Teachers facilitate learning and constantly nurture every learner. Administrators and staff, as stewards of the institution, ensure an enabling and supportive environment for effective learning to happen. Family, community, and other stakeholders are actively engaged and share responsibility for developing lifelong learners. Our core values, makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. DepEd Quality Policy Statement. The Department of Education is committed to provide learners with quality basic education that is accessible, inclusive, and liberating through proactive leadership, shared governance, evidence-based policies, standards, and programs, responsive and relevant curricula, highly competent and committed official, and teaching and non-teaching personnel. An enabling learning environment. The department upholds the highest standards of conduct and performance to fulfill stakeholders' needs and expectations by adhering to constitutional mandates, statutory and regulatory requirements, and sustains client satisfaction through continuous improvement of the quality management system. Bayang mahal nating lahat, tampok ng NCR, pusod nitong ating bansa. Kaunlaran, taas wagayway ang bandilang NCR. Karunungan at katarungan sa bansa itanghal. Mga lungsod ng NCR sa puso ko'y dangal. Ang alika isulong ka, ang tanging NCR. NCR.
ang litong bayan. NCR, NCR, dangal litong bayan. Mga lungsod ng NCR, sa puso ko'y dangal. Ang adhika ang tanging NCR. NCR, NCR, dangal nitong bayan. NCR, NCR, dangal nitong bayan.
Sa pinagmulan, hindi sa katangiang pisikal, hindi sa pananamit, hindi sa uri ng trabaho, ni hindi sa desisyon sa buhay. Nasusukat ang dignidad at halaga ng kababaihan. Dahil basta babae, mahusay, maabilidad, matapang, matatag, maaasahan, mapagmahal. Kaya Juana, magtiwala sa sarili, manindigan sa iyong karapatan, at tahakin ang nais mong daan. Dahil malaya ka na maging ikaw. Pagpupugay sa lahat ng mga dakilang Juana. Juana, laban sa pandemya. Kaya! Mr. Ryan Medina, Mrs. Lilibet, Noblisa at Ms. Rosalie, Sir, mga department heads, mga pinagpipitagang mga guro, mga magulang, mga mag-aaral, at sa lahat ng mga kababaihan, mapagpalang araw sa lahat. Ako po si Rodaan Labaw, Barangay Officer ng Vauci ng Barangay Mauway, Mandaluyong City. Sa araw na ito, ikawalo ng Marso 2022, ating pinagdiriwang ang International Women's Day o Pandaigdigang Araw
ng mga kababaihan na may timang gender equality today for a sustainable tomorrow, na ang salin ko sa English ay pagkapantay-pantay ng kasarian ngayon tungo sa matatag na bukas. Espesyal sa atin ang araw na ito sa mga kababaihan na ito'y dahil ating ginugunita ang pangyayari na ganap noong March 8, 1917, ang unang pagwiwilga at pag-aaklas ng mga kababaihan sa bansang Russia na humihiling ng tinapay at kapayapaan, at di kalaunan ang kanilang emperador ay nagbitiw ng tungkulin at nagbibigay dalo pa ang kanilang pansamantalang pamahalaan ay magkaloob ng mga kababaihan na karapatang bumuboto. Ang mga bagay na iyon ay naging daan upang magising ang kamalayan ng mga tao sa mga hinaing at pang-abuso ng mga kababaihan, hindi lamang sa bansang iyon kundi sa buong mundo. Napakahalaga ng papel ng ginagampanan ng mga kababaihan sa lipunan. Dapat maunawaan ng lahat na ang isang ina ay babae. Siya ang ilaw ng tahanan, katuwang ng asawa sa pagtaguyod ng pamilya, lalo na sa higit sa pagtuturo ng magandang asal, upang ang mga anak ay maging huwaran at maging kapaki-pakinabang sa komunidad. Sa madaling sabi, ang babae ay bahagi ng pagbuo ng isang lipunan. Sa mundong ating ginagalawan, hindi natin maitanggi na ang mahalagang ambag ng mga kababaihan sa pag-unlad ng ating bansa. May mga pangulo tayong mga babae. May mga bayani din tayong mga babae. At walang si Rizal, Dr. Rosy Rizal, Gregorio Del Pilar kung wala ang kanilang mga ina. Hindi matatawaran ang kalagalaan ng mga babae ito sa paghubog ng katauhan ng kanilang mga anak na naging bayani natin. Di ba sila yung pawang mga babae? Sa makabagong panahon, ang mga kababaihan ay nagpapamamalas ng galing sa husay at iba't ibang larangan. May mga engineers, doctors, teachers, at naggamit ng at tumatanggap ng mga parangal sa buhay. Mga gawaing panglalaki, gaya ng pag-wielding, pagmamaneho, at maging pagsusundalo, pagpupulis, ay nagawa na rin ng mga kababaihan. Na dati ay dominado ng kalalakihan, ngayon ay unti-unti na rin napapasok ng mga babae. Masaya tayo at dahan-dahan ay naging patas ang pagturing ng tao sa dalawang kasarian. Ngunit sa isang banda, nakakalungkot isipin na sa kabila ng paunti-unting pagkakilala ng mga sa mga kababaihan ay meron pa rin nakakaranas ng di mabuti. Hindi lingid sa ating kaalaman na may mga babaeng biktima pa rin sa pang-aabuso gaya ng rape, mga prostitution, or human trafficking, pambububog o pagmamaltrato ng mga kababaihan, maging bata man o matanda. Batidin natin na sa ibang tanggapan, may mga babaeng empleyado na hindi nakakuha ng promosyon dahil ang mas mataas na posisyon ay naibibigay sa mga kalalakihan. Yun ay a discrimination. Nakakabahala. Sobrang nakakalungkot. Nakakatakot. Mga kaibigan, panahon na upang baguhin ang sistema ito sa ating lipunan. Dapat magkaisa tayo sa pagsumpo sa lahat ng uri ng pang-abuso ng mga kababaihan. Makiisa tayo sa mga programa ng gobyerno na nagtataguyod ng mga karapatan ng mga kababaihan sa ganitong paraan, tayo ay magkabuklod-buklod upang magkaroon ng isang boses. Upang sa ganun ang bawat isa sa atin ay magkaroon tayo ng tapang upang tumayo at tumindig at ipaglalaban ang ating mga karapatan. Manindigan tayo sa tunay ng pantay at patas ng pagtingin ng ating natin tulad ng mga kalalakihan. Dapat natin ipaalam sa mundo na ang pagkapantay-pantay sa kasarian ngayon ay maging daan tungo sa matatag na bukas, dahil bahagi tayo sa pagtayo ng kinabukasan ng bansa. Higit sa lahat, tulad ng aking nabanggit sa unahan, dapat may sapat tayo na kaalaman sa mga programa ng pamahalaan
na may ginalaman sa ganitong usapin upang alam natin kung saan tayo at saan tayo lalapit. At sa mga usaping domestic violence sa mga gobyerno, ay nagtatag ng tinatawag na violence against women and their children sa bawat barangay. Ito ay naglalayon na protektahan ang karapatan ng mga babae at mga bata. Kaugnay nito, nais kong ipabatid sa inyo na ang barangay mauway sa pamumuno ng ating butihing barangay chairman na si Cap Bernie Evangelista ay may mahusay na programa ng WOWSY. Sa katunayan, kami po ay nakatanggap ng mga parangal at pagkilala bilang isa sa may mataas na bilang ng mga solved cases. Ito po ay pagsisika ng inyong abang lingkod kasama ng aking mga team at dahil sa patnubay ng aming butihing barangay chairman. Ang barangay Mauway ay kaisa sa mga edikain na maitaas at ang antas ng kababaihan sa ating lipunan. Layunin namin na ang bawat isa ay matutong tumindig at may kumpiyansa sa sarili na magsasabing, babae ako, may dignidad. Maraming pong salamat. Magandang umaga sa inyo lahat. Sa ating punong guro, Mr. Henry Isabidong, sa ating PSDS in charge na ipinag, Sir Anthony Augusta M. Garcia, sa ating Assistant Principal for Junior High School Academics, Mrs. Liberty A. Noblesa, sa ating Assistant Principal for Operations and Learner Support, Ms. Rosalie Sor, mga department heads, mga guro at master teachers, mga mag-aaral, mga magulang at lahat na nanonood ng ating programa ngayong araw, ang aking pong pagbati sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Sana po kayo ay nasa mabuting kalusugan at malakas sa pangangatawan. Noong Biyernes ay sinagawa ng MPNAG ang kanyang card day para sa junior high school. At ngayong Linggo naman ay isasagawa ang card day para sa senior high school. Makikita ninyo ang bunga ng inyong pinaghirapan sa inyong pag-aaral sa naunang dalawang quarters ng school year 2021-2022. Sa mga nakakuha na ng kanyang card at nakita ang mataas na marka na ibinigay ng mga guro, ay ang aking pagbati sa inyong lahat. At talaga namang masasabi natin na deserve ninyo ang mataas na grade na inyong nakuha. Para naman sa mga mag-aaral na hindi nakakuha ng mataas na grade, ay meron pa naman kayong dalawang quarter para bunuin at makabawi hanggang sa pagtatapos ng school year 2021-2022 sa June 2022. Bukas, March 8, ay pinagdiriwang natin ang International Women's Day. Inumpisahan ng United Nations ang pagdiriwang ng International Women's Day noong 1975. At simula noon, tuwing March 8 ay ipinagdiriwang na hindi lamang ng Pilipinas at ng buong mundo ang pagdiriwang ng International Women's Day every March 8. Ang International Women's Day ay ang pagkilala sa mahalagang role na ginagampanan ng mga kababaihan sa ating lipunan. Ito rin ay pagkilala sa mga potensyal na maibibigay ng mga kababaihan sa kanyang piniling larangan. Ito rin ay ang araw na pagkundina natin sa anumang anyo ng harassment at discrimination na nararanasan ng ating mga kababaihan kahit hanggang ngayon. Mahalaga ang role ng mga kababaihan sa lipunan. Mula sa mga simpleng role ng mga babae sa ating tahanan, ang ating mga nanay, ang ating mga lola, ang ating mga ate, sa pamayanan, kasama na dito ang inyong mga gurong babae, hanggang sa pinakamatataas na antas ng ating lipunan, ay makikita natin ang potensyal at ang kakayahan ng mga kababaihan bilang mahalagang component na ating lipunan. At hindi natin maitatanggi ang kagalingan ng mga kababaihan upang pantayan ang galing ng mga kalalakihan sa lipunan. In fact, dito sa MPNAG ay ating ipinagdiriwang ang kagalingan ng mga kababaihan. Nito lamang ay nagwagi
ng Outstanding Teacher for Music si Ma'am Maylin Mangasev na iginawad ng ICEPD Thailand. Ipinagdiriwang din natin ang katagumpayan ng mga kababaihan sa promotion ni Ms. Michelle Lucy Villacorta bilang Head Teacher 6 at ni Mrs. Marites Ona Chor bilang Head Teacher 4. Kitang nyo nga naman na hindi lang international ang levels ng International Women's Month, kundi kabahagi na din dito ang MPNAG. At saludo ang MPNAG sa mga kababaihan nito, mula sa mga babaeng guro, mga babaeng admin, pati na rin sa mga mag-aaral. Ngayong March ay inilagay na ng IATF ang alert level status ng NCR at ang ilang mga probinsya dito sa karatig lugar ng Metro Manila to alert level 1. Ibig sabihin, makakaranas tayo ng mas maluwag na mga panuntunan at guidelines sa ating pamumuhay. Ngunit pinapaalala namin sa inyo na kahit pa alert level 1 yan, ay nandito pa rin ang banta ng COVID-19. Kaya lagi namin ipinapaalala sa inyo na anumang alert level status yan, tayo pa rin ay sumunod sa mga minimum health and safety protocols sa pinapatubad ng IATF. Manatili tayong magsuot ng face mask, sumunod sa social distancing, laging mag-sanitize para maiwasan natin ang pagkakasakit. Kasama na dito ang pagsisikasig ninyo na mabakunahan. Dahil ang bakuna ang ating proteksyon laban sa COVID-19. Hindi man ang bakuna ang gamot sa COVID-19, ngunit may iwasan ng bakuna na maging severe ang pagkakasakit kung sakali mang magkakasakit kayo. Kakibat ng alert level 1 ay ang pagpaplado ng DepEd na muli kayong ibalik sa paaralan sa pagsasagawa ng limited face-to-face classes. In fact, meron ng mga eskwelahan dito sa Mandaluyong City na nagsasagawa na ng limited face-to-face. And eventually, ang MPNAG ay magsasagawa na din ng limited face-to-face. Kaya ang paaralan ay naghahanda na, nagpaplano na kami kung ano yung mga bagay na kailangan ihanda, ano yung mga requirements na kailangan nating gawin at ano yung mga bagay pa na kailangan nating tignan na maaring makaapekto sa muli ninyong pagbabalik sa paaralan. Kaya nga lagi namin sinasabi sa inyo na kayo ay magpabakuna na para doon sa mga hindi pa napapabakunahan. Dahil isa sa mga requirement ng IATF at DepEd na bago na yung mga fully vaccinated lamang na mga mag-aaral ang makabalik into limited face-to-face. Noong February 28 ay pinagdiriwang natin ang culminating activity ng National Dental Health. At nagpapasalamat tayo sa mga bumuo ng programang ito sa pamumuno ni Dr. Bernales na kasama nating nagdiwang sa culminating ng National Dental Health Day. Sa pagtatapos ay iniiwan ko sa inyo ang isang kataga na binanggit ng isa sa tatlong paring martir, si Padre Jose Burgos. Sabi niya, mag-aral kayo, pakinabangan ninyo ang mga paaralan ng bayan hanggang sa kung saan ang may bibigay ng mga ito. Laging maging Filipino, isang edukadong Filipino. Muli, sa ngala ng ating principal, Mr. Henry A. Sabidong, ang aking pagbati sa inyong lahat and have a great week ahead. Magandang umaga sa inyong lahat. Thank you.
ikaw ay malakas, masipag, mapagmahal, at matapang. Kinakaya ang lahat, hinaharap ang bawat pagsubok ng may puso at katapangan. Kahit may pandemya man o wala. Hindi ka lang babae, babae ka. Kayang-kaya mo ang lahat. Malaki ang bahaging ginagampanan ng kababaihan. Hindi lang ngayon, ngunit noon pa man. Kaisa sila sa pagnanais ng kalayaan, kabahagi sa paglinang ng ating sining at kultura, maging sa agham, medisina at teknolohiya, at syempre sa pagtataguyod ng katarungan at karapatan sa lipunan. Isang daang taon mula noong 1908, itinuturing ang buwan ng Marso bilang pagkilala sa kagalingan, kalakasan at malaking kontribusyong inilaan ng mga kababaihan sa lipunan bilang tanda ng patuloy na pagtataguyod sa pagkakapantay-pantay ng kasarian. Sa Pilipinas, kinikilala ang papel na ginagampanan ng kababaihan mula pa noong March 1990 sa pamamagitan ng Presidential Proclamation Numbers 224, 227 at Republic Act Number 6949. At sa taong 2021, isang taon simula nang nag-umpisa ang pandemya, hinding-hindi natin makakalimutan ang katapangan, lakas, sipag, pag-aaruga at pagmamahal ng kababaihan. Kaisa ang mataas na paaralang Napdalee Gonzales sa pagkilala at pagsisilebra ng Buwan ng Mga Kababaihan.